Okay guys, so continue tayo sa mathematics. So this time is itakil natin yung plane geometry. So if we talks about geometry, so it comes from the word parang geo tsaka yung metri, no? So geo yung gi, that means earth. Then yung metri, yung metria, that means measurement, or that is the measurement, earth and measurement, parang ganun, no? So this concerns in geometrical figures constructed on a plane surface, kaya tinawag siyang plane geometry. Okay? Or geometrical shape of two dimension, we have x and y dimension, no? For example, we have the triangle and the polygons, circles, and so on. So on the other hand, meron din tayong tinatawag na solid geometry. So yun, it concerns with three-dimensional na mga geometric shape like cube, cylinder, sphere, pyramid, and frustum, no? May mga ganun eh. So this time is discuss lang muna natin yung plane geometry. Okay. So sa plane geometry is meron tayong mga angles, no? So meron tayong angles. So dito makikita nyo, meron tayo ditong medyo broad kasi ito, no? Meron tayong interior angle tsaka deflection angle, no? Makikita mo dito. We have the interior angles and the deflection angles. So yung interior angles, yung sa loob mismo nung polygon, no? Bali yung blue na angle na yan, no? Pag it talks about the talks about the deflection angle, so ito naman yung extended angle, no? Dito sa interior angle. Okay ba? So meron din tayong different types of angle aside sa interior angle tsaka yung deflection angle. I think common yan sa inyo. So meron tayong tinatawag na acute angle, no? So dito. So meron tayong tinatawag na acute angle. So ito yung acute angle. Recap lang natin to, do basic lang yan. So this is the acute angle. So yung acute angle must be less than 90 degrees. So this is called as the acute angle. So pag it is 90 degrees, yung theta equals 90 degrees, so that is a right angle. And if it is more than 90 degrees, so that is obtuse angle. Obtuse angle. Okay ba? So yun, no? So far do marami pa ring mga angles, depende sa ano eh. Pero ito lang yung common na ano natin. So yan, no? So for polygons with n sides, parang ganito. So dito is kinonsider natin is pentagon, bali 5 sides. So yung summation ng interior angles, yung summation ng lahat ng theta dito, yung ito. That is just n minus 2 times 180 degrees. Okay? So yun lang yung formula, tatandaan niyo lang yan. N minus 2 over 180 degrees. So kung gusto mong kunin yung angle ng isang angle lang, bali yung theta 1 for instance, is just n minus 2 times 180 degrees divided by the number of sides or the number of angles. So in this sa dito, meron tayong limang angles, so limang sides din, no? That is also equivalent. So ito yung magiging formula in solving for the interior angle. For the deflection angle, yung summation ng lahat ng deflection angle, yung ito, tsaka ito, lahat yan 360 degrees, no? So 360 degrees yan. So kung gusto mong kunin yung isang deflection angle lang, ayan, yung parang gamma 1, so meron tayong 360 degrees divided by the number of deflection angle or the number of sides, di ba? So in this case, meron tayong limang deflection angle, which is also proportional to the number of sides. So kung gusto mo namang hanapin yung number of diagonals, so ito lang din yung formula. N minus n divided by 2 times n minus 3. So ganun lang yung formula. Okay ba? So I hope klaro yan. Yung n dyan, that represents the number of sides of a polygon.
So yun, no? So tatlong formula, no? Ang nakita natin. So far yan lang muna. So we have also the polygram or the polyalpha, no? Yung parang pointed, parang parol, no? So yung ganito. So kung gusto mo namang kunin yung mga summation ng interior angle, yung mga blue line na yan, nakikita mo yan. It's just n minus 4 times 180 degrees. So yung kaibahan niya dito sa polygon, n minus 2. Dito sa polygram or the polyalpha, n minus 4. Yun lang yung kaibahan. Tatandaan mo lang yan. Okay? So maganda yung formula na to kasi hindi mo na kailangan medyo mag-solve ng mahaba. Ipakita ko mamaya kasi may example ako ng problem nito. Gamitan natin ng ganitong calculation, no? Which is more shortcut siya. So meron din tayong tinatawag na regular polygon. So ibig sabihin, that is a polygon of equal sides. So ibig sabihin lahat ng sides niya equal, no? So pareho yung length niya, yung ganun, no? Inscribe in a circle. So may kita mo, no? Kaya siyang ipasok sa circle. So regular polygon 'yan. So ganun pa rin, no? Same pa rin yung formula. May kita mo na yung summation ng interior angles, kung may kita mo dito, ito yung interior angles, yung ito. Nakikita yan? No, I think nakikita niya yan. So this is just number of sides times nung isang interior angle. Or that is just equivalent, di ba? Yung summation ng interior angle, pinakita natin dito. Ito yan, no? Or di ba, ito din yan. So same lang yung formula. Ito pa rin. Kung gusto mong kunin yung interior angle, n minus 2 times 180 degrees divided by the number of sides. Pag gusto mo naman kunin yung central angle, yung central angle, yung ito yan, no? Ayan. That is beta. And take note, kung dito ka mag-start, that is 360 degrees, di ba? 360 degrees yung isang revolution niya, yung isang cycle niya. So ibig sabihin, kung equal tong lahat, so equal din yung triangle, so beta din to, no? Bali dito beta, dito beta, ito din beta, ito beta, and ito din beta. Makikita mo na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, no? That corresponds also to the number of sides. So meron din tayong 6 na number of sides, no? So kaya yung isang ikot niya 360 degrees, divided mo lang kasi equally divided sila, no? So divide mo lang ng number of central angle, the number of sides. So ganun, no? Okay, so I hope klaro yung formula. I think madali na lang yan tandaan, no? Okay, so proceed tayo. So ito rin yung formula, tandaan nyo lang yan, no? Parang same lang siya sa ano, dito sa deflection angle. Same lang siya, no? So anyway, punta tayo dito. Ayan, no? So pag mag-analyze tayo, kung for example, gusto natin hanapin yung area ng isang regular polygon, yung ginagawa natin, hindi natin buong ina-analyze yan, yung whole na polygon. Yung ginagawa, kinukuha lang natin yung isang triangle, then we multiply it by the number of triangles or the number of sides, kasi yung number of triangles that also proportional to the number of sides. Makikita mo dito, may tayong 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and take note yung number of sides is 6 din, diba? So proportional sila. Kaya yung ginagawa, kunin lang natin yung isang triangle, for example itong shaded na yan, then yan lang yung i-analyze natin, then multiply na lang natin by the number of sides. So ito yung formula na gagamitin mo. So the number of triangles or the number of sides times yung area ng isang triangle. So yung area ng isang triangle, gamit yung area ng triangle, di ba? So, isang triangle is 1/2 lang nung radius, then sine nung included angle niya, no? So sine beta. So 1/2 lang nung R and beta. Okay, yung angle na to. Or kung in terms of height, yung ito. So ibig sabihin, that is just 1/2 nung base, which is itong A, yan yung base niya. Then yung height niya is ito. I think common sa inyo yan, no? Total recap lang man din to, or review. So yun, no? Multiply mo lang ng number of sides or the number of triangles. So makukuha mo na yung area ng polygon. Okay. So yung kailangan lang din, kailangan kilala mo din yung ano yung mga polygons, no? Kasi minsan sa problem, mahanapan ka, ano yung area ng heptagon? Paano pag di mo kilala sa heptagon, no?
Paano pag di mo kilala si Decagon? So at least alam mo kung sino yan. No? Actually maraming pangalan to, pero actually marami to, no? Pero ito lang yung hinighlight ko. So pwede nyo hanapin yung iba, no? Total may mga ano man din. Open ano na tayo eh, no? Internet na tayo ngayon eh. So the number of sides 3, yung pangalan niya is triangle, no? So ito, parang ganito, triangle. So pag apat, meron tayong quadrilateral or tetragon. Okay? Pag lima, that is pentagon. Pag anim, that is hexagon. Pag pito, heptagon. 8, octagon. 9, nonagon. 10, decagon, di ba? Pent, hex, hep, oct, nona, deca, andica, andicagon, and dodecagon for 12, and chelyagon for 100, and for n, so the n-gon, no? Okay, so yun, no? Pag 69, that is uagon. Na joke, meron lang. Corny. Okay, so triangles. So ito na, no? So triangles, makikita mo. So provided meron tayong triangle ABC. So ito yung mga side niya, A, B, and C din. So kung gusto mong hanapin to, automatic na yan, eh. Kung ito yung angle C mo, ito angle C mo yan. So ito lang, no? Height lang nito. Parang sine law, parang sine function. Sine function ng triangle na 'to. 'Di ba? Makikita mo yung kung kukunin mo yung triangle na 'yan. Ano ko lang ha, baka kasi yung iba yan nalilito pa eh, no? So at least ganid 'ta. So considering yung triangle na 'to. Ayan, no? So gamitin mo ng sine function niyan. This is just opposite, 'di ba? Sulat ko na lang, no? Sulat ko na lang. So sine of C is just equal to opposite over D. Hypotenuse niya na A. Kaya yung HB is just A sine C. So I think nakikita niyo yung pattern. A sine nung C. So ganun din dito. HB is C sine nung A. Which is ito yung angle A. Okay ba? So kaya meron tayong ganito. Okay. So yung area niya. So same pa rin, no? So base times height lang. So ito yung base. Ito yung height, no? Then, another formula. So, tanggalin ko na to. Hindi ko kailangan to. Ay. Okay, so, pwede rin. One half nung EB. Kasi kung ito yung isa-substitute mo yan. Yung ito. Diba? Imagine this one, no? Pag ito sinubstitute mo dito, yung magiging result niya is AB sine C. So, kaya sa pattern na lang, para mas madali, AB, then sine nung included angle nila, yung parang gitna nila. So, ganun din dito sa kabila. Ano? So, kung gusto mong dito ka naman mag-base, so B and C sine nung nito. No? So, one half nung B and C, then sine nung A. So, ganun din dito sa kabila. Ano? So, A, one half nung A and C, di ba? One half nung A and C, then sine nung included angle. So ganun lang. Ganun lang yung pattern. So kung ito i-substitute mo yan dito sa HB, yung mga formula na to, i-substitute mo dito, makukuha mo din to eh. So far madali man din siya, no? So mas maganda pag maka-pattern na lang yung pag-memorize mo. So meron din tayong tinatawag na Heron's formula. So yung Heron's formula, maganda siya. Actually, for given yung sides lang, no? Walang angle. Actually, walang angle talaga na given. So, pwede rin din yung Heron's na formula. Ayan, no? So, dati sa... Wag na, no? Yung Heron's formula, that is just square root nung S. Yung S is just half nung perimeter. S is also termed as half perimeter. Okay. Kahit saan yan, half perimeter talaga yan, no? Kung quadrilateral yan, kung makikita ka ng S sa quadrilateral, so half ng perimeter pa rin yan, no? So dito, since triangle to, meron tayong tatlong sides, so A plus B plus C, kalahati niya, no? So divided by 2. So yun lang, no? S times S minus 1 times S minus B times S minus C. So ganun lang yung formula. So tandaan niya lang yan. I think so far so good pa rin tayo dito sa plane geometry. Okay, sa quadrilaterals naman, so if you talk about quadrilaterals, that is, meron siyang apat na sides, di ba? Apat na sides. So, meron tayong trapezoid. No?
trapezoid, that is term for four-sided. Pero yung trapezoid natin, meron tayong dalawang type eh. Yung ito, parang dalawang case, may kita mo. Walang two sides na parallel. May kita mo dito sa figure, yung dito na figure. Wala siyang sides na parallel. Yung dito naman sa isang case is two sides is parallel. Kung US ka, US standard yung ginagamit mo, yung pangalan nito is trapezium. Pero pag ganito, trapezoid. Okay? Sa yogis, kabaliktad, no? Nagkabaliktad. Kung trapezium to sa US, trapezoid yan sa UK, United Kingdom, and United States, no? US is United States, UK is United Kingdom. So, pag two sides is parallel, sa US, trapezoid, pero sa UK is trapezium. Okay? Yan yung term niya. No? So, nagkabaliktad lang, no? So, anyway, sa atin is, yeah, isa lang natin yan, ha? Isa lang natin yan. So, kung gusto mong hanapin yung area nung yung case 2 na to, nandito. Ito lang yung formula, no? Kalahati lang nung dalawang base, yung sum nung dalawang base times yung height niya. Vertical height niya. Dito naman, since wala siyang sides na parallel, so, probably by triangulation yung calculation mo kung gusto mong hanapin yung area nito. Okay ba? So, bali, isa-subdivide mo yan into two triangles or depende sa'yo, no? Basta triangulation yung way. Okay ba? So, yan lang for trapezoid. So, meron din tayong tinatawag na square. So, yung ito, same yung side niya. Meron din tayong rectangle. So, medyo mahaba yung isa. Mas mahaba yung isa. And then, meron din tayong rhombus na medyo tagilid siya, no? Okay. So, ito din yung magiging, parang ito din yung itsura nung paralelogram. Paralelogram. Okay? So, okay. So, minsan yung rhomboid, no? Yung itsura ng rhomboid, tinatawag din natin paralelogram. Yeah? Paralelogram. Okay. So, yung formula ng square is just a squared for the rectangle, that is AB. For the rhombus, that is just base times height. Ganon din sa rhomboid or the paralelogram, base times height pa rin. Basta yung height, tandaan mo lagi, that is the vertical distance. Vertical. Corresponding to 90 y-axis, parang ganun. So, in terms of diagonal, so parang ito, kung ito yung diagonal 1 mo, tsaka ito yung diagonal 2, bali ito 90 degrees. So, yung sine 90 degrees, that is 1. Kaya yung mangyayari, pag i-substitute mo yung 90 degrees dito, magiging 1. Kaya nawala lang siya dito sa rhombus. No? So, kalahati lang nung 1 half, nung diameter 1, diameter 2, and sine nung included angle nung mga dalawang diagonals. Okay ba? So, yun lang. No? Yun lang. So, meron din tayong general quadrilaterals. So, bali, parang hindi natin siya matawag na square, rectangle, rhombus, rhomboid, parallelogram, or trapezoid or trapezium. Hindi natin siya matawag ng ganyan. So, parang irregular siya pero apat siya na size. No? So, general quadrilaterals yung tamang term niyan. Okay? So, ganun pa rin. No? May kita mo na same lang yung formula nila dito. No? Yeah? Same lang yung formula. So, ito pa rin yung gagamitin mo na formula. So, diagonal 1, diagonal 2, then sine ng included angle. Okay ba? So, in terms, pag side lang naman din yung given, so, ito na lang yung formula na gagamitin mo. Okay? So, S minus 1, S minus A, S minus B, times S minus C, times S minus D, minus side E, B, C, D, cosine squared of theta. Yan ito. Yan yung theta. Okay ba? Yung theta dyan is angle A. Bali, ito yan. Angle A plus the angle C divided by 2. Or angle D plus angle B divided by 2. Yung S dyan, that is always half nung perimeter. Half perimeter lagi yan. So, ibig sabihin, kalahati lang siya nung A plus B plus C plus D. Okay ba? So, I think ito lang na. So, proceed tayo sa example in the next video. Thank you.